Magandang hapon po mga kaibigan. Muli pa akong magbabahagi ng aking kaalaman tungkol sa halamang gamot. Na itong mga aking ibabahagi po mga kababayan ay hindi po mahirap hanapin sapagkat ito'y nandito lamang sa loob ng ating tahanan at nasa labas ng ating tahanan. Ngayon, ang nagagamot po ng aking ibabahagi ngayon sa inyo ay kung ano po yung sintomas ng corona virus na ating kinatatakutan na sakit ngayon, ay yun po ang kaya niyang gamutin ito. Hindi ko po tinutumbok yung sakit na corona virus, yung nahahawid lamang po, yung hirap huminga, yung ubo, yung hilo, hina ng katawan, yung pasma, kung ano po yung nakikita natin sa mga napapanood natin na tinatamaan ng sakit na coronavirus, ay ganun po ang kaya niyang gamutin ito. Hindi po yung coronavirus mismo na sakit sapagkat wala pa pong nakatuklas kung ano talaga ang lunas, panglunas sa sakit na coronavirus, mga kababayan. Kaya ito po ay aking ibabahagi sapagkat nasubukan ko na po ito sa ating mga kababayan, na sa ating mga ilan sa mga kababayan na may na dumanas ng karamdaman na nahawid sa coronavirus. Kaya bago ko po ilinabas, ibinidyo ito, ay sinubukan ko po muna sa ating mga kababayan na nagkaroon ng karamdaman. Unang-una pong kasangkapan niya, mga kababayan, ay akin pong ipapaliwanag isa-isa. Itong luya po ay ginagamit natin sa pagkain, pangsangkap, pampalasa sa ating mga pagkain. Pag ito po ay linaga natin, mga kababayan, at ininom, ay nararamdaman po natin yung kakaiba sa ating katawan, yung medyo anghang at ginhawa ng ating katawan. Marami pong nagagamot ang luya. Iniihaw din po ito na pinanghihilot sa katawan ng may lamig. At isa din tong ginagamit na pangtapal sa mga pilay-pilay kung ito ay nalamigan, mga kababayan. Pangalawa po, pag linaga mo po ito, ay sumisingaw yung amoy niya. Napakasarap amuyin at inumin yung kanyang katas na panggamot sa karamdaman na may lamig. Pangalawa po, nakasangkapan niya ay ito po, panglad. Ginagamit po natin na pampalasa sa ating mga lutuin, sa mga shell, sa mga manok, ganun. Hinahalo po sa mga pagkain ito, mga kababayan. Pag ito po ay ilinaga nyo po, ay naamoy nyo po yung kakaibang amoy na mabango po. Talagang linalaga po ito, pinlinalaga po namin ito at pinapainom sa mga may karamdaman na nabibinat po, mga kababayan. Ayan pong isa. At ito pong pangatlo ay ang oregano. Ito po ay gamot sa ubo, lalo na sa mga bata na naghalak-halak. Ito po ang pinapainom nila at kinakatas ito. Ito po yung pangatlong kasangkapan niya. Ituturo ko po sa inyo kung paano ang tamang pamaraan ng paggamit po nito, mga kababayan. Pang-apat po, ito pong balat ng suka. Ito pong balat ng suka, binabaliwala po natin. Pero napakabisa po na panggamot sa mga karamdaman itong balat ng suka. At napakabisa din pong panggamot sa napasma. Kung mapapansin nyo po, pag binalatan nyo po yung suha, at itong balat niya, at pinisan nyo pong ganyan, may lumalabas po na katas. Na ito din po ang pinanglilinis namin sa mga mata, na pag yung mata na malabo na, marumi, yung sabi nila na parang hindi yung katarata, hindi po yung ganun, yung hindi naman nakakita, isa din po ito sa ginagamit namin na panglinis sa mga mata. Pinapadilat po namin, tapos pinipisikan po namin na ganun. Subok po namin ito, mga kababayan. Ngayon, ito po. Paano magiging gamot?
pag inamoy mo po itong luya, mararamdaman mo po yung amoy niya na papasok sa iyong katawan. Ngayon, pag isinama mo po yung amoy ng tanglad, itong lemongrass, pag sinama mo po itong amoy nitong lemongrass at saka yung luya, pag pinagsama mo po, makakaramdam ka po ng kakaiba. Kahit hirap ka pong huminga, kahit hirap ka pong huminga yung ubo po, kasi ginagamit po namin ito sa mga hika. Pag gumagawa po kami ng gamot tungkol sa hika, yung mahirap huminga, yung mga plema. Pag pinagsama mo po ito, makakaramdam ka po ng luwag sa ating katawan, yung hirap na huminga. Ngayon, pag isinama mo po ito, pag hinamoy mo po ito, maamoy po natin, maamoy po ninyo mga kaubayan, na yung amoy niya at saka yung amoy nito, at saka yung amoy nito, pag pinagsama-sama mo po na pinipit at inamoy mo po, kakaiba po ang ating mararamdaman sa ating katawan. Kahit hirap na hirap tayong huminga, kahit yung mga nakabarasan lamunan natin, pinapaluwag niya po yun, tinatanggal. Yan po. Ganyan po, ito po ang bisa ng mga ito. Tinatanggal niya po kung ano ang po yung mga nakabara sa ating lalamunan, kung ano ang po yung nandyan na tinatanggal niya po yun. At idinudumi po natin yun. Pag isinama mo po ito, itong balat ng suwa, subukan niyo po. Luya, tanglad, oregano, at saka itong balat ng suwa, subukan niyo pong pagsama-samahin. At pitpitin niyo po kung ano yung amoy na inyong mararamdaman. Makaramdam po kayo ng kakaibang amoy. Ang coronavirus po, hindi po natin nakikita. Hindi po parang uod na malilit yan na nakikita natin. Hindi po natin nakikita yung coronavirus na pumapasok sa ating katawan. Kasi kung nakikita natin yan, yung sakit na coronavirus na yan mga kababayan, ay napakarami tayong mga halamang gamot. Napakagaling po ng ating mga doktor para mapatay po yung mga uod na yan, yung mga bakterya na yan. Ngunit hindi po nakikita yan, parang asido. Kasi kung nakikita po natin yan, may mga halamang gamot tayo dyan na parang asido. Na pag pinipit mo yun, kinatas mo yun, ipinan mo dun sa mga uod, patay ang uod. Parang aksido din po. O parang aksido din ang kinalalabasan ng mga halaman na yun mga kababayan. Pero itong mga pamamaraan na ito, sa pamamagitan ng amoy po, na katulad ng sinabi ko, nanahawig sa coronavirus yung hirap huminga. At yung may mga bumabarasan lamunan, yung mga nanghihina. Pag ito pong amoy nito, at pumasok sa ating katawan, lumuluwag po, nakaginhawa po tayo. Ngayon, paano po ang tamang paumaraan? Ang tamang paumaraan po nito, mga kababayan, pwede pong ilagat, inumin ito. Ang tamang paumaraan po ng paggamit nito, kuha po tayo ng kaserola. Ito mga kababayan, ito lang ang laki ng luya. Mga ganito lang kalaking luya mga kababayan, ganito lang ang hiwa nito. Yan lang. Lagyan nyo ng tatlong dahon ng oregano ito. Lagyan nyo ng tatlong dahon ng oregano. Lagyan nyo ng apat na dahon ng lemongrass ito. Ilagay po ninyo yan mga kababayan. Yan. Ganyan lang po, napakasimple. Tapos ilagay po natin itong balat ng suha. Yan. Tapos tubigan po natin to. Ayan. Pag natubigan po natin to mga kababayan, pag natubigan po natin ito, isa lang po natin, pakuluan natin to.
Pakuluan po natin yun, mga kababayan, ng mailang minuto. Pag kumulo na po yan, at kung hirap po tayong huminga, at kung may mga kakilala po tayo, kasi ang hirap tumakbo sa mga hospital ngayon dahil lockdown, lalo na ngayon, ibinabalik na naman po yung lockdown. Subukan po natin sa ating mga kababayan na tinamaan ng mga karamdaman na kahit hindi sa coronavirus, na subukan po natin yan. Pag kumulo yan, ilagay po natin dito sa ibaba. O kaya ilagay sa rice cooker, isaksak yan, hayaan na kumulo ng kumulo. At i-steam po natin yung ating sarili. Magtaklob po tayo ng kumot, kumulo, kumulo ng kumulo yan. Hayaan po natin papasok sa ating ilong yung singaw niyan. Pag pumasok sa ating ilong yung singaw niyan na mainit-init, makakaginhawa po tayo. Kung naibabalita po natin, noong unang-una, kung nababalitaan po natin na yung asin, napakaganda na inumin, pampasingaw, ganun, tapos yung bawang, ganun, nasubukan po natin yan, mga kababayan. Pero, ito po, kung mabibisa po yung mga yon, ay triple po ang bisa nito, hindi lang triple. Sapagkat subok na ito, sinubukan ko na ito sa ating mga kababayan, gumagala po ako. At inaalam yung ating mga kababayan na may mga karamdaman ng kahit na anong karamdaman, nabinat dyan, basta't naawig sa coronavirus, ay irinirekomenda ko po ito. Ilan na po yung napatunay, ilan na po yung nakaranas na gumaling sa ganito, kaya ilinabas ko na ito. Kaya po noong una akong maglabas ng mga gamot tungkol sa nahawig sa sakit na coronavirus, mga kababayan, ay nasubukan na po natin yung daon ng kalamansi, daon ng dalangkita, nasubukan na po natin yan, at pati yung mga celery king chai, nasubukan na po natin yan. Mas mabisa po ito, mga kababayan, kaya akin pong irinirekomenda sa mga may karamdaman na tulad nito. Katulad nito, naamoy ko na po yung amoy niyan. Ibig sabihin, kumukulo na yan, mga kababayan. Pag yan po ay kulong-kulo na at in-steam po natin yung ating sarili, sisiguraduhin ko po na magkaraginhawa po tayo. At yung ating karamdaman ay malulunasan. Kaya nawa po ay huwag nating baliwalain itong paumaraan na ito, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, itong singaw po nito, paghirap po tayong huminga kahit yung mamay hika. Dahil sinubukan na din po namin ito sa mamay hika. Ito, pag in-steam po namin at naamoy niya po yung singaw nito, yung bisa ng oregano, yung bisa ng tanglad, yung bisa ng balat ng suwa, at itong bisa ng luya, mga kababayan, pagpapasok po sa ating katawan niyan na mainit-init, ay sisiguraduhin ko po sa inyo na napakasarap ng ating pakiramdam. Kaya wag po sana nating kalimutan na itong pamaraan na ito, at wag ninyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel upang masubaybayan po natin ang mga ilalabas, bawat ilabas kong mga halamang gamot na panglunas sa ating mga karamdaman. At ito po ay pwede rin inumin. Napakasarap na inumin. Kanina, kahapon pa, umiinom na ako ng ganito, mga kababayan. Pag iniinom ko po ito, nagdudumi po ako. Marami po akong linalabas na hindi ko maintindihan kung yung pakiramdam ng aking katawan. Ito po ang kulay nito, mga kababayan.
Ito po. Ang lasa po nito, pag pumasok po sa ating katawan, ay napaka ganda ng ating pakiramdam. Wala po kayong maramdaman na pait. Wala po kayong maramdaman na pait. Wala po kayong maramdaman na anghang o ano paman. Sapagkat ito'y sangkap ng ating mga kinakain. Masarap po siya, mga kabayan. Parang juice lang siya. Kaya nawa po ay naunawanin niyo ang aking ibinahagi sa inyo tungkol sa pamamaraan ng paggamot ito sa ating mga karamdaman. At inulit ko po na huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel upang bawat ilabas ko pong mga halamang gamot ay atin pong masubaybayan. Marami pong salamat, mga kababayan.